Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. The views and opinions expressed by the hosts do not necessarily state or represent those of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guests do not reflect those of the hosts, the show, the management, and the network. Siyang makita na kumilos bilang isang tao na. Opo, kuya. Bigyan ko kayo ng pagkakataon para matulungan si Itoy na tuluyan ng makilos bilang isang normal na tao. Ang task nito ay tatawagin Pachinko Task. Steady lang, kuya. Kaya. Na. Magandang gabi, Bea. Magandang gabi po. Sana naman ako'y pakinggan. Who's that? At nang ikaw ay malinawan. O Chinito. Wag. Nakakalawit din ah. Binabati ko kayo dahil nakompleto ninyo ang inyong task. Congratulations. Ngayong araw na ito, napatunayan mo naman kung gaano kalaki ang puso ni Enchong. Hi, Enchong! Makakaasa ka na lagi ko itong ipagmamalaki. Hello, everyone! Ay, available na siya lahat. Oh, my goodness! Justin! Oh, kuya! Bilis mo! Lagi mo ako naalala. So, nakalimutan mo na ako. Nakausap mo ba anak mo? Hindi, siya lang eh. O, Chinita. Dapat ka siya magsalita dito eh. Napaka-tindi, napaka-init, nakaka-tense ang mga ganaman sa loob ng bahay ni Kuya. Pero bago yan, kanina nga mga kapamilya, naganap ang Metro Manila Wide Earthquake Drill at naging very successful ito. Palakpakan natin ang ating kapamilya. Maraming salamat sa lahat ng nakiparticipate. Actually, ba't ako nag-thank you? Parang ginawa nila yan para sa ating lahat, mm-hmm. Para malaman natin kung ano ba ang gagawin natin. At syempre, yung mga police and rescue workers, para sa kanila yan, parang drill. Prepare tayo. And hindi pa man nangyayari, di natin alam kaya lang nangyayari, mabuti nga ligtas ang may alam, sabi nga nila sa DZMM. Pero grabe nga ang mga kaganapan sa loob ng bahay ni Kuya, parang tila may lindol na rin sa loob ng bahay dahil nga 10 araw na lang ay makikilala na natin ang ating Teen Big Four. Pag-uusapan natin ang lahat ng mga kaganapan dito lang sa inyong paboritong tambayan tuwing 7:37 ng gabi. Ito ang PUB 737 Online! Yes, Abiyan! Saan ka kanina nung drill? Ako? Dapat, ay may update ako noon. Oh, anong ginawa niyo dito? So, ang ginawa lang namin... Lumabas sakali eh. Hindi, late na lang pulta. Kasi talaga... imbes na maabala pa yung mga tao dito na, hindi naman amin alam kung ano yung mangyayari. Pero instead na maputol yung taping sa mga updates, sa mga kaganapan sa bahay ni Kuya, siguro in-adjust na yung call time para dire-diretso lang tayo sa ating trabaho. Kayo naman, balita ako kasama pa si Direk Loren. Yes, kasi kami magkapit-bahay. So, andun kami, nag-drill kami together. Okay naman, pero more than para sa atin lang, yun nga, yung magiging routine ng mga police, ng mga mag-check ng mga bahay, ganyan, yun ang kagandahan. Kasi syempre, handa tayo dun sa the big one, mm-hmm. Na sinasabi nila. Pero sa atin ngayon dito sa PUB 737, meron tayong 10 big days left. Grabe! Bago makilala ang Teen Big Four. Sino kaya sa ating mga housemates? Ako. Pero iba't ibang emosyon nga ni Enzo ang nakita natin sa mga nakalipas na araw, especially 2 days ago. Sobrang saya nga niya sa pagpasok ni Bea Alonzo. At ito nga lang, sinasabi natin kanina, nakausap ni Camille si Justin dahil sa Big Tablet app. Grabe, daming luha ang umabas doon sa tissue na yan. Luhat? Oo, kasi grabe nga yung naging usapan nila. Sana naalala pa rin ni Camille si Justin at may I love you pa sa dulo. Malaking ano yon? Malaking statement yon the part of Justin. Siyempre. Dito siya sa outside world waiting, wanting. We'll see kung ano mangyayari. Dahil nga 10 days na lang, lalabas na silang lahat ng bahay ni Kuya ano at si Camille. We'll see kung kailan din.
Ano kaya nangyari sa kanila? Yun ang malaking katanungan. Kaya naman, if I were you, isend nyo na yung mga hula nyo sa amin dula sa online world. Hula talaga! Through our official social media account na nakita nyo right about now. Yes. Yan lang aming official accounts. Wala na pong iba. Pero maraming salamat sa lahat na nagme-message sa amin. Kaya naman, gusto namin ipakita sa inyo talaga. Importante ang mga mensahe nyo para sa amin, good or bad. Kaya oras na para sa TV77. No filter tweets. Okay. Hi, Kenzo. Kumusta ka dyan? Huh? Ay, nawala siya. Kung kailan no filter nawala. Tweets. Okay, sabi ni at J. Ray, Bea and Chong's friendship is one of the cutest. Beautiful. Totoo yan. Tapos diba pinag-usapan na kailan ba sila naging close? Magka-rival daw. Magka-rival days. And si Bea nakausap ko recently, parang tingin niya kasi din kay Enchong, little brother talaga. Kaya yun ang naging, ano nila, bond. Parang relationship lang natin, no? True din naman. Baby brother. So pag magka-task ka na ganun sa loob, kakanta din ako ng mga, ako na ba si Mr. Right? Wow. Tapos pang-motivate sa'yo. Yun. Kakanta din ako. Tapos may inspire ka din ah. Sobra. Sobra. How much more pag makita pa kita? Ay, nako. Iba din talaga. Okay. Ito naman ang susunod na mensahe mula kay Gramwell_D. Mm-hmm. Galing ng teamwork ng housemates para magawa ni Enchong ang pachinko task. I think it takes a positive Enchong para mag-unite ng bongga ang housemates. Yes. Not just, you know, Enchong. I guess it takes positivity para magawa ang teamwork sa loob ng bahay. Kasi nga, ako lang naman to, punong-puno na ng kinda negative vibe sa loob ng bahay. Kasi stress ka na nga, miss mo na yung family mo. Tapos, lalabas pa yung mga issues. In the same time, hindi mo pa alam kung sino yung mga housemates na gusto kang i-nominate. Kaya... Pero part yun eh, kasi di ba nagkakatask sila na group 1 versus group 2. Yes. So, matitest talaga yung patience nila. So, buti merong mga sparks of positivity. Sparks of positivity. Sparks of positivity. Sulat ko yan. Sulat ko yan namaya. And, ito. Itong tweet naman from positive, mapunta naman tayo sa isang negative tweet coming from at RealCarla01. Insensitive si Camille! Sinagot nga niya tawag ng boyfriend niya kahit mabawasan yung bar ng walang consent ng housemate eh. Selfish. Ito nga yun sa app. Parang ibigin na natin sa kanya yun. Feeling ko. Kasi, or, pwede rin naman na dapat kinausap mo nga muna niya yung housemates. Kasi, imagine mo 10 days na nga lang eh. Makikita mo naman yung boyfriend mo sa labas. Tapos, mababawasan pa nga yung bar. Siguro, mas nagamit yata nila yung iba pang mga, yung energy left para sa ibang application sana. Pero siguro, dala na din ng emosyon, natuwa siya masyado, kaya... Dire-diretso sa official room. Napatakbo na talaga siya. Well, nangyayari na. So, let's just... Carla, O1, wala tayong BBE. So, vote ka na lang nung I think, gusto mo. Let's just be happy for Camille. Si Galitse. Kasi at least nagawa na may communication namin. Sila. Very, very important yan. Si Camille at si Justin. Dama. Okay, ito naman kay... Nakakaloka yung name. Grabe. At Chombag ka sa akin. Ito, tsaka yung pangalan niya talaga. Rocky Balboon. Ano yung totoo? Woo! Rocky Roll. Woo! Sabi ni At Chombag ka sa akin. Hindi sanay mawalay sa family. Enchong, bakit pag nag-show ka abroad, kasama mo sila lagi? Gumagawa ka lang ng ingay para pag-usapan ka! Grabe naman! Alam mo, Balbon, Chombag ka sa akin. Chombag ka sa akin. Siguro naman, kasi nga, at least sa outside world, may communication kayo. Pwede mo makausap yung family mo. Sa loob kasi, walang cellphone, walang TV, walang newspaper, walang kalendaryo, walang watch, walang kahit ano. So, I think... Yun yata yung ibig sabihin na hindi sanay na walang family. As in, zero communication. Baka first time niya sa buong buhay niya. Unless nag-show siya abroad na walang signal talaga. Tapos, imposible mga 10 araw sila hindi nagkita ganon. Feeling ko, nangyari na lang kay Enchong yun. Kasi, kuripo talaga yung tao. Hindi ka gasos. Grabe. Hindi talaga gasos. Parang ako. Eh, pero pag may wifi, hindi kailangan. Alam mo ba, may show dati, yung aso mo sa Los Angeles. May bayad yung wifi sa kwarto. So kaming dalawa, dalawa pa nagsama. Sa kwarto. Chong, walang Twitter dito, baba tayo sa lobby. Lobby libre. Tapos pa, doon na kami nag-hangout. Parang, ay, tsaka lang ha, sige. You share something in common talaga. Yeah. Friendship, Giger Boy.
iba din eh. Hindi lang yung kakuriputan, pero yung, syempre, katawan. Aha! Nakakaya naman kay Enchong kasi ako, consistent eh. Okay, sa mga nakalipas na araw, mga kapamilya. Nakausap nga natin ang mahal sa buhay ng ating dalawang nominadong sina Camille at Zonya. Pero sa pagkakataon ito, syempre mayroon pa tayong ikatlong nominado para sa linggong ito. Bukas na nga ang eviction at posibleng... Uy, magkita ka namin doon, ha? Of course. Okay. Si Jimboy nga ang isa sa mga nominado. First time to nangyari, kaya mas lalo pa nating kikilalanin ang ating rapper inside the house kasama ng kanyang Daddy Henry. Yes! Live na live dito sa TV77 Online. Hello! Daddy! Kamusta po kayo? Welcome back sa Pinoy Big Hello. Brother! Hello, Daddy! Good evening! Upo po kayo. Welcome po sa aming munting tahanan. Kamusta, Daddy? Kamusta po, Daddy? Ito po, Mama. Medyo nakaka-recover na ng konti. Nakaka-recover? Bakit po? Medyo malayo po yung binahe ko, Mama. Yung Biskaya pa. Yes. So, maraming salamat sa iyong pagdating, Daddy. Pero syempre, andito kayo hanggang bukas para magbigay ng support na para kay Jimboy sa ating eviction. Okay. Kanina po, nung earthquake drill, ano pong ginawa niyo? Bumabiyahe. Saan yun, sir? Bumabiyahe pa rin? Bumabiyahe siguro. Kasi umalis ako doon ng 7. Dumating ng gabi. Ang bilis yun naman, ha? Kaninang umaga. Alas umaga. Umaga pa. Tapos dumating ako rito mga 4:30 yan. 4:30, napakalayo! Tubig. Ay. Ibig dati mag-offer kami ng tubig para sa'yo. Thank you. Daddy, kumusta na ang tricycle? Munting handog ni... Si Jimboy to, no? Hindi na kayo ko. Munting... Ito po si Jimboy, live na live sa loob ng bahay. Masisilip niya po. Baka may task. Pero kumusta na po ang tricycle? Naalay niya po sa'yo. Binigay na ba yung tricycle? Iniintay pa natin. Ay, wala pa. Wala pa po yung tricycle. Iniintay pa natin. Iniintay pa yun. May extra pa lang pa. Nag-extra sa'yo. Nag-extra pa kayo? Oo. Kaya naman na talagang sa ginawa na yan na special task ni Jimboy. Very soon. Madami lang pong papeles talagang inaayos kapag ganyan. Pangaligality sa'yo, no? Anong nararamdaman niyo, Daddy, first time? First time ni Jimboy ma-nominate... At hindi pa to dahil sa puntos, ha? Hindi yung dahil binigyan ng puntos ng kasama dahil ito sa isang natalo task. Natalo sila sa task. Sa amin naman, ma'am, expected naman namin yung ma-nominate talaga. Kasi hindi naman natin may iwasan na ma-nominate yung isang housemate. Sa amin po, siyempre, nalulungkot din po kami. Pero talagang ganun. First time na papasok pa lang siya rito, napag-usapan na po namin yun na ganun talaga, may matatanggal. May iwan. Ano pong sinabi niyo sa kanya na kung paano maghanda po si Jimboy kung sakasakali mangyari nga ito yung moment na to? Sa kanya naman, sir, is alam niya naman yun eh. Na darating yung time na may nomination eh. Bukas siya sa posibilidad. Opo, sir. Opo, ma'am. Kumusta po sa inyo? Kumusta ang atmosphere? Sinasabi pa ng mga kapitbahay na, bato kami ni Jimboy! Ano to? Naggumastos kami ng mga load namin. Ganun po ba? Thankful din kami, ma'am, dahil marami rin gustong tumulong. May mga nagdo-donate din ng mga load. Pamboto, oo. Pamboto, ganun. Hindi ba din? Ibang atensyon na nakukuha ni Daddy ngayon kumpara sa dati. Oh, ngayon naman, magpapakita kami ng iba't ibang video sa inyo at kukunan ka lang po namin ng reaction sa mga mapapanood ninyo. Daddy Game, Henry, Daddy? Okay na po ba kayo? Okay. Well, ang unang VTR na ipapakita namin sa inyo ay tungkol sa pagbabago ng konti ng ating barrio rapper. Sa loob nga ng 6 na linggo na pananatili ng kabataang Pinoy sa bahay ni Kuya, ay isa si Jimboy sa tumatayong kuya at isa siyang tahimik pero maasang housemate doon nga sa Big Brother house. Ngayon nga, mas nakikitaan na natin siya ng kakulitan. Itong ating barrio rapper ng Nueva Vizcaya, pero sa pagpasok ni Bea, nako! Natorbe! Hindi siya nak-rap, baby! Makikita po natin yan dito lang sa First Time sa Online. Oh my God, bro. Napapanood ko po siya sa TV palagi. Ayun, crush ko na po siya doon. Hi, Bea! Hello po! Jimboy. Opo. Hello, please. Thanks po ka.
Tangos mo ng ilong, maganda po yung mata, cute po yung mukha, maganda po, maganda po. Turn mo naman ako. Jim Boy and I will escort you. O, hold Bea sa... Dapat ganun. Hold Bea in, you know. Okay, this is the girl's room. This room will stay. Oh. Oh. Parang yung bed ko. Ay, ang cute ng room niyo. Kami ng bodyguard niya. Uy, grabe ah. Ano ka ba? Ano ka, diba? Uy! So, dahil guest ka, pwede ka pala. Please ako dito ko na sa tour. Ah, pag girls, bawal tumasok sa boys. Tapos pag boys, bawal tumasok sa girls. Opo. Nagihili kayo? Hindi. Utot lang. Ito lang. Utot lang, utot. Ako. May bite. This gets you. Nakakadiri. Jimboy! Jimboy, protect, protect our kids. Ano ka ba na naman? Yeah! Tapos, tingnan mo lang ako ng bro ni Jimboy bro. Pali tayo. Jimboy, tama na yan! Ito ang bro! Grabe yung body wrapper natin, ha? Medyo... Sanjo Marudo ang dating ni Jimboy sa mga moments na yan. Natameme! Natameme! Alam ko, Daddy, nainggit kayo ng konti, kaya huwag kayo magalala. Grabe naman! Ito po ako para sa inyo. Tumama yung labi ko. Daddy, si Jimboy, bago siya pumasok, nakausap ko siya at nakwento naman niya na meron siyang mga rap nga o kanta na nasulat para sa mga babae, ex-girlfriend or mga crush. Oh, yung tipo mo niya sa outside world, tisay talaga. Or iba-iba din? Iba-iba rin. Man, basta hindi kasi siya open sa amin sa pagsabi kung sino yung mga nagugustuhan yung baka. Ah. Nakapagpakilala na po ba siya in the past ng girlfriend sa inyo? Meron po nung kwan, ma'am, nung time na first year yata siya nung may inimbita siyang girls. Ano pong tipo ng babae? Maputi po na maganda. Oh, tisay. Kaya naman. Ano pong reaction na nakita nung nagdala si Jimboy ng ano, nagpakilala sa inyo ng babae? Yan naman si Riz. Sinabi naman niya ng konsa. Ano in advance. In advance? Paano pa niya sinabi? Pa, may bisita po. Oh, ba, may bisita po tayo. Nagpaalam! Mahusay! O, diba? Sa amin naman, ma, kung siyempre, birthday niya. At masaya siya. A birthday yun. Masaya na rin po. Oh, nakakatuwa naman talaga. Kita niyo ang kilig. Sa mata ni Jimboy habang ka-holding hands si Bea Alonso, naka-holding hands si Enchong D. Daddy, gusto ko ito din hinga ng reaction kasi nung nagkatakutan naman sa loob ng bahay, takot na takot si Jimboy. Sa multo! Sa multo! Oo, oh, totoo po yun. Natatawa nga po kami noon. Sobrang takot niya talaga. Kasi nga, ma'am, si Jimboy nung bata siya, talagang matatakotin siya. Ah, opo, sa mga mumo? O sa dilim? O hindi, sa... ma'am. Kasi sa mga pelikula no, yung napapanood nilang katatakutan. Mahilig siya manood ng ganon? Oo, sir. Pero alam nyo, pag yung, kasi yung bahay, walang banyo sa loob eh. Doon sa labas. Yes. Pag iihi yun, dilalabas yun ng kwan, kahit iihi na yun. So anong gagawin niya? Tatawagin niya yung kapatid niya, sir. Tapos, yung pagkatapos silang ganun, unahan silang tatakbo sa loob. Hindi mo akalain, no? Ginagawa rin kayo na magkakapatid yun. Oo, oh, pero hindi mo akalain si Jimboy. Mukha talagang kuyang tough kuya, na tough, eh. Biglang... Ay, kasi nga ay! Sa bahay, ma'am, paglabas mo ng sa labasan sa kalsada, mapuno kasi doon sa amin. Ah. Kaya ang maganda sa amin, natutuwa kami dahil hindi siya masyadong magpapagabi. Ginagabi siya. Talaga umuwi ng magas kasi nga takot sa mga... Ay, iba din. Di ko na imagine, ha? Di talaga. Tapos pero... ano pa siya, yung parang yung dating pa niya, barrio cool, rapper. Cool. Na cool, tapos... Ay, multo! Ito nga, nung mga unang linggo, Daddy, I'm sure napansin niyo din na medyo si Jimboy mas tahimik kumpara dun sa mga iba niyang ka-age, sa loob ng bahay, dun sa mga boys na nagtatambay. Pero ngayon, kitang-kita nga yung mas gumagandang relasyon nila sa loob ng bahay ni Kuya. Yung dating medyo mas mahiyain, ngayon hindi na natatakot ibahagi ang kanyang personal na buhay. Daddy, panoorin natin to first time sa online. 1997, pinanganak ako. So, meron na silang panganay na anak. Alagang-alaga ako mabuti. Pinagpapasahan nila ako, nila tito-tita. Talaga? Si mama ko, nasa abroad. Nag-alaga sa amin doon, si lola ko. Tsaka si tita ko. Kasi si papa, busy sa trabaho. First year ako, nawala ng trabaho si papa ko. Nagsimula yung buhay ko. Ayokong maging ganito yung buhay namin, sabi ko. Tapos nakita ko yung mga kaibigan ko, nangangalakal.
Kuya, pwede ko bang subukan? Sabi ko. Excited ako. Siyempre, may pera na ako. Sabi. Tapos yun, sumama na ako sa kanya, sa kanila. Ilan taon ka na nun? Mga 12. Yun, ako yung taga-supot. Karanasan ko na naman, nag-gapas. Ano yun? Palay. Ayun na naman yung pinagkakitaan ko na naman. Tapos first year college, wala na ng trabaho si Papa. Wala na kami talagang kukunan ng pera. Tapos yung kapatid ko mag-aral na rin ng college. So wala na kaming pera. Utang dito, utang dyan. Bantos to. Hirap yan? Oh my God, ayaw kong mayak. Alam ko yung feeling ngayon. Si Mama ko buntis pa na stress. Wala ba? Nag-isip ako ng ano, ng kung mag-aral pa ako sa ano. Siguro mag-give na lang ako sa kapatid ko. Kasi nga... Mas bata. Mas bata, ayun. Kasi ako kaya ko magtrabaho. Dakilang anak talaga, no? Kahit na tahimik ka, Robin. Hindi ako makariyak eh, kasi... Nakaka-touch. Iniisip ko, ano ba yung ginawa ko nung 12 years old ako? Okay. Ikaw, di ba? Parang naglalaro na tayo si Jimboy. Ibang iba ang buhay. Actually, Daddy, si Jimboy nga. At kayo, na-meet ko kayo nung kinausap natin siya bago pumasok ng bahay. Mm-hmm. Ang dami na niyang nagawang sakripisyo at such a young age. Pati nga po yung kwento niya, pag-aaral niya, pinili na lang niyang huminto pa rin nakababata niyang kapatid yung mga kapag-aaral. How does it make you feel na may anak po kayong ganyang ka-responsible? Sa amin, ma'am, masaya talaga kami dahil siya sa at young age niya, naiintindihan niya na yung kung ano yung kalagayan niya. Sa amin naman, hindi naman namin siya pinapatigil dahil may mga kapatid naman pa ako na gusto ko tumulong. Tsaka ako naman, naghahanap naman ako ng alternative na ano, namamasada po ako. Eh, kaya yun, nakipagsapalaran po siya sa thankful naman kami dahil nakapasan hanggang sa umabot sa kalayo. Oo, hanggang ngayon. Isa siya sa mga pinakamatatag na housemates. Kwento nga yun ni Jimboy na hindi niyo naman po hiningi yun sa kanya. Parang inisip lang niya, siguro mas makakatulong sa kanya. Daddy, gusto ko lang balikan yung ano, yung panahon na bumunta kayo dito sa loob ng bahay ni Kuya, pero hindi kayo nakapagkwentuhan dun sa anak niyo. Gaano po ba kayo ka-proud nung moment na yun nakikita niyo siya? Ay, sobra, sir. Sabi ko, okay, gusto kong lumapit sa kanya eh. Yakapin ko siya nun talaga. Nung nakita ko siya na nangangalakal siya, yun, parang ako, iniisip ko, bakit yung anak ko ang gumagawa nito sa sarili ko? Supposedly ako yung gumagawa yun para sa kanila. Yung anak ko na yung nakikita ko na gumagawa para sa amin. Kaya, yun po, parang mabigat. Ang nakikita natin dyan, Daddy, maganda ang pagpapalaki ninyo mag-asawa kay Jimboy. Kasi saan naman niya makukuha yung mga idea na yun kung hindi din... Bakit ka naiiyak? Sorry. Kasi, grabe. Oo, iba. O, pang MMK. I-MMK na yung story ni Jimboy na yan. Hindi ako talaga makasalita na. Kasi ang hirap lang, ka-proud lang na meron pa palang kabataang Pinoy na ganyan na ginagawa lahat para sa mga kapatid niya at saka para sa magulang niya. Daddy. Happy lang tayo, Daddy, kasi syempre yung mga nakakapanood sa kanya. Tulad namin ni Robin, napapaisip tuloy kami, grabe yan na yung mga nagawa natin para sa magulang natin, si Jimboy nga ganyan. So, naging inspirasyon si Jimboy, hindi lang kung kami na-touch what more yung mga nanonood, di ba? Well, ngayon po, Daddy, I'm sure yung mga kapamilya natin nabigyan ng bagong inspirasyon sa katauhan nga ni Jimboy. Pero yung iba rin, may mga gustong sabihin sa inyong anak, sa ating online world. Kaya naman, may ipapakita kami mga mensahe mula sa online world at hingin po namin yung opinion nyo at reaction nyo. Okay lang po ba kayo, Daddy? Meron po bang Facebook si Jimboy sa pagkakaalam ninyo? Facebook dati, ma'am, meron po. Dati. Pero hindi mahilig. Or baka mahilig. Facebook. Dito po, dito galing ang mga ano na yan, mensahe sa online world. Ito, ang sabi ni @PowForever17, ang sarap maging boyfriend ni Jimboy. Talented, madiskarte, masipag at lahat na.
kung ganyan lang sana lahat ng lalaki. Ha? Diba? Boyfriend talaga ang gusto. Hindi friend. Boyfriend. Grabe. Ano saka, masasabi mo sa kanya? Si Pau Forever, iba yung ano mo ha? DP mo ha? Si DP niya. Ah. Oo. Oh, oh, oh. Tingnan natin. Tingnan natin kung may chance. Si Jimbo naman, ma'am. Hindi naman siya yung naliligaw talaga ng babae, ma'am. Mm. Siya lang. Trabaho, bahay, eskwela, bahay lang siya. Mm-hmm. Ngayon, mamaya, bigla na lang may magte-text sa kanya. Wow! Yun talaga ang kwan sa kanya. Lapitin ko si Jimboy. Lapitin ko talaga. Lapitin! Siguro dahil mo ito sa swag, di ba? Iba yung charm niya eh. Hindi sa kwan, pero siya, natutulog yan. Umabot ng alas 3 na daling araw. Sakaka-text. Kasi ma'am, may mga tumatawag pa sa kanya. Wow! Oh, yeah. Sorry! Sila ang gumagastos ng loan! Sorry, ah! Sorry! Oo, iba. Yung ginagawa naman ni Jimboy, public service. Ano? Kasi gusto lang niya tulungan lahat ng kababaihan. Gusto niya tulungan. Ganun ba yun? Oo. Nakaka-relate ka, ganun. Minsan. Pero kung minsan, ma'am, naiinis si mama niya. Kasi nga, yung earphone niya, pag yung tulog na siya, nakapulupulupot na yung kandito. Kasi nga naka... yung pulupot po nakaganon lang naman. Dalawa lang ang budan. Hindi po gaganon-ganon yan. Hindi kasi nga... Sa pag-ganon-ganon. Iba kasi pag-ganon-ganon eh. Dito lang naman. Sa kaka-cellphone. Pero ganun po yata lahat ng mga kabataan ngayon. Talagang ma-cellphone na talaga. Tama. O ikaw, anong next message? Ito naman, isang mensahe na ipinadala ni Ianara, 082208. Kahit siguro 24/7 mong kausap si Jimboy, hindi ka mabuboard. Iba ang words of wisdom niya. Nakaka-inspire. Wow, as in wow. Hmm. Malalim po bang tao si Jimboy talaga? Oo, sir. Pag kami yung kausap naman niya is kwan naman. Ewan ko pag iba yung kausap niya sa mga babae. Kasi hindi ko pa siya nakita ng kipag-usap sa kwan naman. Sa cellphone lang. Nakikita mo yung messages niya? Oo, sir. Ano mga sinasabi? Sige, Daddy, ano mga sinasabi? Ano mga linya ng mga kabataang Pinoy ngayon? Pasa load me. Hindi, ano ba? Ano, tuloy ba tayo? Tuloy ba tayo saan? Bakit ba nababasa ni Dagi? Hindi ko alam, sir, kung saan yun. Kasi kung minsan, ma'am, natutulogan niya yung cellphone niya. Wow! Eh, yung lock nung cellphone niya, alam nung kapatid niya. Ah, iba din yung kapatid eh. Kaya kung minsan, pag hawak nung kapatid, talagang nag-aaway sila. Nabasa ba? Ay, nako. Ano ba yung mga ibang mensahe na nakita niyo dati? Parang sabi niyo, anak ko to. Yung, siyempre, sir, kami, natutuwa kami dahil, dahil alam namin, marami siyang mga kaibigan. Ganun talaga, sir, hindi nawawala yung lagi siyang ini-invite. Mapalalaki, mga babae rin. Yun naman pala. Lalabas sila, pipiknik. Eh yun, palagi namang walang pera yun. Siya. So siya pa yung ginagastusan? Hindi naman yung ginagastusan, sir. Ini-invite lang, para lang sumama siya. Masarap siguro kasama, kaya sinasama. Tapos meron naman mga gimmick na walang hindi kailangan na pera. Oo, tambay-tambay lang. Barkada lang. Kailangan ng ultimate barkada experience. So alam niyo na, tuloy na ba tayo? Wow! Mayang alakad! Ano? Gawin ko na yan. Tuloy na ba tayo? Pupunin ko yung engine po ya. Okay, ito naman, Daddy. Siyempre sa online world, meron ding hindi kagandahan mga komento. At itong isa galing kay Nicole and Krista. Hindi ko bet si Jimboy para sa Big Four. Madrama at mayabang. Ang daming hinanakit sa buhay kahit ang babaw. Madrama at mayabang daw po. Hindi, sa mga ganyan naman, hindi rin naman natin may alis sa mga tao. Dahil si Jimboy, tao lang naman siya. Mm-hmm. Siyempre, lahat ng tao may kahinaan. Meron bang minsang panahon na nasabihan niya yung anak niyo na, anak, huwag masyadong mayabang? Kasi nga bilang rapper, di ba, lakas ng dating, ang tingin ng mga tao mayabang. Ko, anong sinasabi niyo sa kanya? Kasi yung, rapper nga eh, astig. Kasi kung minsan gako naman, cool. Baka mamaya sa tingin ng ibang tao, nasosobra mo na. Pero sa'yo, it's okay lang. Mm-mm. Siyempre, hindi natin ma-please lahat ng tao. May mga nakaaway po ba si Jimboy dahil sa rap?
Ay, wala naman po. Kasi minsan may mga flip-top na nangyayari. At minsan, personal na yun eh. Hindi, sir. Hindi ko pa siya nakita ng ipag-away. Mm-hmm. Si Jimboy kasi, naiintindihan naman niya kung bakit nasasabi ng tao yun. Pero siya, hindi siya pumapatol talaga. Cool lang siya. Hindi siya yung tipo ng bata na pag napagsabihin ng hindi maganda, mag-iinit na. Nag-ahamon na ng away. Hindi po. Hindi mukha po nga naman. Totoo chill na lang. Mukha siyang cool lang. Ito dati, baka mapahamon kayo sa away dahil sa mensahe ni Myrtle _ Liling. Oh, said together, Myrtle Liling. Oh, iba din ang mga names. Tukin si Jimboy. Akala mo kung sinong huwaran at mabait. Sumasali naman sa malalaswang male pageants. Patola siguro. Male pageant. Dati, huwag kayong maghamon kay Myrtle Liling. Hindi, wala. Myrtle Liling talaga yan. Saan? Hindi. Okay lang na sa akin. Kasi meron talaga siyang sinalihan ng hindi namin alam. Pwede ko bang banggitin yung pan mo? Alin? Ano po yan? Supermarket. Sige, isang supermarket na lang po. Basta sa isang contest, opo. Isang pa-contest ng isang supermarket sa amin na medyo malaki rin. May handler siya, kinuha siya, pero hindi namin alam yun. Ang sinabi lang sa amin, paalam sa amin, pageant lang. Nung level 1, 2, 3, and 4, okay pa lang. Nung medyo papasok na siya sa final set, nakwento rin niya sa amin na kasi nga sa pictures nakita namin naka modeling, mga modeling ganon. Eh doon napagsabihan na siya ng mama niya. Bata ka pa, anak. Pinagpatuloy pa rin po ba niya? Okay? Hindi po. Hindi na namin siya pinatuloy. Finals na. Pero syempre, siguro ito nga yung pagiging resourceful ni Jimboy, naghanap siguro. Kasi pag mga modeling, syempre may TF, ganyan, para makatulong sa family. Ang nangyari na naman kasi ni Jimbo, makatulong sa pamilya. Pero syempre, hindi naman niya alam kung ano yung mga nangyayari niya. So, Myrtle Liling, yan ang iyong sagot. Ikaw maka-research ka ng mga... Ang galing, no? Iba din eh. Dati sa puntong ito, hihingi po tayo ng mensahe mula sa'yo sa lahat ng mga sumusuporta po kay Jimboy. Sa lahat po ng mga nagmamahal at sumusuporta kay Jimboy, alam naman po natin na nominated siya. Kami po ay humihingi ng inyong tulong kung gusto pa po natin siyang manatili para maunawaan pa. Vote po natin siya, Save Jimboy, and send to 2366. Maraming salamat. May lang may syntaxo si Daddy, BB space Jimboy at isend sa 2366. Well, Papa Henry, magkikita pa tayo bukas sa eviction night. And hopefully, marami at malaki na itulong ng pagpunta nyo dito sa online world para matulungan at magabayan ang taong bayan sa pagboto kay Jimboy. Salamat sa'yo. Salamat po. At maraming salamat muli sa pagbiyahe. You deserve a good night's sleep sa gabing ito, Daddy. Thank you very much. Salamat po. Robbie? Daddy, babalik na po tayo na Miss Kaya. Babalik agad? Bukas pa nga eh. Talaga. Okay. Tulad na pinag-usama namin ni Robbie kanina, naganap nga ang Metro-wide earthquake drill kanina. At syempre po, si Kuya, safety first para sa ating mga housemates, nakisa rin sila sa MM Shake Drill. Mapapanood niya dito, first time sa online. Anong sunod sa Metro Manila earthquake drill? Isang tao ang papasok sa loob ng bahay ko para magbigay ng isang talk o salita. Duck or drop, sabihin, papasok tayo dito sa loob ng mesa. I-demonstrate ko lang, pasok kayo. Siguraduhin kung hindi kayo magkakasya, siguraduhin lang na yung ulo yung makakapasok. Okay? So, duck. Ano mo na duck? Cover, ibig sabihin, nakaka-cover ka. Kung wala kang mesa, ang simple lang is yung... Kung may marinig na kayong ganito, o di kaya, magsasabi si Kuya na housemates, kailangan nyo nang mag-evacuate. Punta kayo dun sa evacuation. Ay, just go! Aftershock, ba't kailangan mo? Aftershock. Yeah. Hello. It's a long time.
Logan Lerner. Pa. Ayun, at least mas nagabayan na yung housemates natin kung paano nga ba ang dapat mangyari kapag nagkaroon ng The Big One or Lindol. Yes. At so, alam mo ba, pag, nasa, ano? Kapag may mga ganun pagkakataon, kasi kami may mga pumasok din sa bahay namin nagturo tungkol sa safety procedures, tuwang-tuwa ako kasi number one, may bagong mukhang makikita. At number two, at least may bagong natutunan. Yes. At saka, kahit na no contact sila with the outside world, syempre, kung may ganyang ka-importanting bagay na nangyayari na ginagawa yung bansa, eh, syempre, nakikiisa ang ating mga housemates. Kailangan. Actually, hindi nila alam na nagka metro-wide quake drill. Kala nila siguro sila lang. Oh. Well, at least, ngayon, mas aware na sila sa mga pangyayari. Mm-hmm. Di naman mga kailangan mangyayari sa loob ng bahay ni Kuya. At least, ngayon, iba't ibang emosyon nga ang nakita natin kay Enchong mula na pumasok siya sa loob ng bahay ni Kuya. At sa paglipas ng araw, tila nasasanay na at nag-i-enjoy ang ating homeboy sa mga gawain bilang isang house guest. Lahat po niyan ay makikita natin dito lang, first time sa online. Wait, what are we going to do out skate? Ayan na nga. Actually, madaming humihingi niyan sa... Ginagawa mo? Bukas. Magabang lang kayo dahil may... Ano? Brief? May mamimigay ka ng brief? Libre? May mangyayari bukas. Para sa, ano? Met... Shake... Pa... Ano? Shake MM. Pack? Oo. Libre. May palibreng brief ka dun sa, kasi ano? Metro Manila. Kasi kung ano yung gagawin ni Enchong sa loob, kailangan natin pantayan dito sa lalabas ng bahay ni Kuya. May gusto patunayan eh. MGP. May gustong patunayan. Eh, papahuli ba yung ano, tambay sa bahay na ginagawa ko ngayon? Tsaka nag-go all over the world na nga ako eh. Grabe yung around the globe. Bayan. Pero yan ang isang hinihingi ng mga fans ni Zonia na na-fulfill. Sabi nila sana magka-swimming task itong sina Zonia at Enchong. Kaya paano mangyayari yun? Kasi isang talon pa lang ni Enchong, nasa kabila na siya ng pool. Hindi naman contest, yung makita lang sila nag-swimming together, masaya na sila. Kasi may nakita rin ng mga tweets eh, sana magkaroon ng contest sa loob ng bahay ni Kuya. Paano yung mangyayari? Siguro, Tsaka grabe oh, yung impact ni homeboy nga. Nag-swimming lang siya, yung mga girls na agaran na. Hindi nyo kami mapipigilan sa pagkilig. Grabe. Ito naman ang isa pang hindi talaga natin mapipigilan. Ano yun? Sobrang lakas niya sa amin, Team Online. Mm. Kaya madami tayong binibigay na exclusive na pasilip sa inyo sa mga kung sino-sino ang pumapasok sa loob ng bahay. Ngayon, isa na naman na exclusive pasilip sa grabing ultimate nakaka-starstruck na love team. JCNB ba to? Hindi eh. Nakaka-starstruck na love team, phenomenal love team. Ay nako, basta panoorin nyo. Exclusive dito, mapapanood nyo first time sa online. Don at Richard. Yes. Hi, Kuya. Kumusta? Maligayang pagdating sa bahay ko. Salamat po. Gusto ko na magpasalamat na napaunlakan ninyo ang aking imbitasyon. Salamat. Salamat din po sa pag-imbita, Kuya. Thank you, Kuya. Don, kumusta ka? Ako okay naman. Medyo pagod. Imagine na yung ganda mo yan. Pagod ka pa. Pwede ko pa kayo bigyan ng isang task? Pwede. Sige, pwede. May kinalaman ito sa aking mga housemates. Bilang mga kabataan, meron silang mga ilang mga tanong tungkol sa relasyon at sa buhay. Wala akong masyadong alam sa relasyon. Sa buhay? Sa buhay meron. Jard. Yes. Mukhang marami kang alam sa buhay, ah. In a good way, yes. So, siguro, baka din sa mga, sa task na to, baka matulungan ko sila.
tama-tama, mga teenagers pa sila. No, pinagdaanan natin yan. So, siguro, what we'll do is advice them dun sa, and based on our experience as a teener. Get to know my housemates. Get to know. Yes, gotcha. Figure. Pinakita pa lang sila sa screen. Alam mo, naiyak ka nga. Sobrang naiyak ka. Ako isang char doon talaga. Oo. Tsaka yung chemistry nila. Iba. Talagang hindi ma... Ay! Hindi ko ma-explain kung ano yun. On-screen presence chemistry. Yan ang movie star. Iba talaga eh. Grabe. Alam mo, nakakatawa. Nakita ko lang sila sa screen. Nanghihinayang ulit ako. Kasi sana... Housemate ka na naman. Hindi naman. Pero... Ano kaya kung sila talaga yung nagkatuluyan sa totoong buhay? Grabe naman, ganun pa rin. Ako, happy ako na on-cam love team sila. Lalo ni eksena sila, nila sa She's Dating the Gangster. Yung sobra sa dulo, yan. Nagkatinginan, walang linya. Oh, ang ganda, nakakaiyak. Mm. Oh. Parang, nakakatuwa kasi si Ilona na born and raised in the Australia. Kilala din. Kasi si Ilona daw, mahilig manood ng ano eh. Ng mga movies. Oh, tsaka yung recent na napalod niya, yung She's Dating the Gangster. Ang nakakatuwa. Ano kayang ginawa ni Richard at Dawn sa loob ng bahay? Abangan natin yan sa prime time. Alam mo, punong-puno ka ng emotion ngayon. Ang saya! I'm pregnant. Hormones. Pero actually, grabe yan talaga ang phenomenal effect ng char doon. Manood kayo ng The Love Affair. Obviously. Yan din ang naramdaman ng housemates kahapon. Mm. Dahil nakita nga nating lahat nung bas nga sina Ilona, Camille, Jonia, and Jimboy para sa isang outdoor adventure. At una na naman kayo makakita kung ano nga ba ang ginawa ng mga housemates. Ito lang. Woo-hoo! First time sa online. Pero knowing kuya nga, kahit na ipinaramdam sa'yo yung outside world, dahil nga may mga siguro fun adventure doon, may purpose yan. At kung ano yon, malalaman natin sa nakalang panahon. At matinding task. Ano kaya yon? At anong nakuha nila? Kung nagtagumpay man sila, malalaman natin. Uy, sulit na sulit tong episode sa inyo ah, dahil napakarami niyong nakita. First time dito at eto pang isang magpapasulit ng TV77 online viewing experience niyo. Siyempre, ang aming ipinapangako lagi, ang pasilip live na lang sa labi ng bahay ni Kuya. Hindi naman talaga. 10 minutes na rin po. Ulan na. Galing mga ulan na. Sige.
place it in one place. Mami, alam mo. Okay. Good job! Thanks, ate. Thanks, mommy. You're welcome. Thanks, kuya. Ano to? Sorry. May nakakangawit yan. Ilang oras na sila nakaganyan? Mahigit isa na ba? Siguro. Kasi ay, ito nga. Wala pa tayong hawak na. Ang kakangawit na eh. How much more kung may mga beads ka pa sa kamay mo, di ba? Yes. Kita nga. 5 hours! 5 hours! Galit tayo! 3 hours! Correction. Ulitin. Take 2. 3 hours! Oh, ba naman tong kuya na to? Kita nga natin ang sina Kenzo, Jimboy at Ilona ng mukhang ngawit na ngawit. Ano ba yung meron sila? Beads? Pero para saan to? May kinalaman pa rin ito sa big tablet na nasa loob ng bahay ni kuya. Mm-hmm. Pero ito yata ay may kinalaman sa kapag nagawa nila to ay may magandang maidudulot para sa ibang tao. Kung ano yon hindi ko pa rin alam. Dahil syempre malalaman natin yan sa takdang panahon. Ang cute nung big tablet ha, I have to say. Ang dami niya nagagawa. Nakapag-adventure sila, nakuha ng tawag ng isang housemate. May pangtulong pa. Ito nga, sina Jimboy, Kenzo at Ilona ang tumanggap ng hamon ni kuya. Or, sila yung binigyan talaga ni kuya ng hamon. Bakit kaya? Mm-hmm. Kumakanta ba si Ilona para malibang? Pwede pa rin. Uy, pero nakakatulong talaga kapag kumakanta ka. Nalilibang. Kapag may task na medyo talagang either masakit, nakatayo ka lang, mahirap, nakakatulong yung pagkanta. Ayan si kuya. Ayusin, tumayo na maayos. Ayan na, si Kenzo. Kita ko yun, ha? Sabi ni Kenzo, ha? Ang sakit na daw. Eh, masakit naman talaga, lalo na kung 3 oras na pala. Pero feeling ko, kung paa ginagamit dyan, si Kenzo yung mananalo. Kaya soccer player. Kuya, so tingin mo, ilang oras sila? Hindi ko alam kung ilan ang required at ano bang kailangan nilang gawin. Yan ang mga dapat nating abangan sa mga susunod na araw. Pero ito ang kanyang dapat abangan mamaya sa Pinoy Big Brother Primetime pagkatapos ng Bridges of Love. Rock and roll to the world! Woo! Level up ang mga hamon sa housemates. Hamon ng weekly task. Kailangan mapanatiling buhay ang bola ng 737 na beses ng tuloy-tuloy. Hamon ng outside world adventure! Makakalabas ng housemates para sa isang masayang adventure. Sila ang kabataan nominado sa loob ng bahay ni kuya, si Jimboy. Ayoko na pong humingi kila mama. Ako naman po ang magbigay sa kanila. Si Camille. Iniisip ko po kasi si baby. Ayoko pong maranasan niya yung naranasan ko na broken family. Si Zonia. May pananalig po ako sa kapagal para sa kabubuti naming lahat. Upang housemate, nais mo pang maunawaan sa Big Brother House. BB Space, pangalan ng housemate at isend sa 2366. Tapos for ABS-CBN Mobile, Smart, Talk and Text, Sun Cellular, Globe, and TM Prepaid Subscribers. 1 peso for Globe Postpaid Subscribers. Nakabondo na ba kayo mga kapamilya? Kung hindi pa, ay napaka-importante ng inyong mga boto. Sino nga ba kina Jimboy, Zonia at Camille ang karapat-dapat pang manatili sa bahay ni Kuya? Vote wisely. Yan, malalaman po natin ang latest evictee bukas na po. Mm-hmm. Nako. Pero huwag kayong mag-alala dahil marami ba yung kaganapan bukas? May banda tayo at marami pa tayong guests. But before that one, nako, tulad na sinasabi namin dito, nagsisimula pa lamang kami. Kasi ibang klase ang dapat nyong ma-experience dito lang sa PB737. At kung ano-ano mga yun, panoorin nyo to.
pagkatapos ng 7 weeks. Kumanda ka na sa 3 overloaded pasabog ni Kuya sa PBB 737. Overloaded sa excitement. Kasunod ni Enchong D, abangan ang dalawa pang celebrity house guests sa papasok sa bahay ni Kuya. Overloaded sa tensyon. Tutukan ng last 3 eviction nights. At alamin kung sino sa kabataang Pinoy ang tatanghaling. Team Big 4. Overloaded sa pagbabago. Ang regular batch of housemates, makikilala mo na. Abangan ang big reveal nila sa Showtime, TV Patrol, Takino and Abunda Tonight at PinoyBigBrother.com. Overloaded ang pasabog ni Kuya sa PBB 737. Ang daming kaganapan! Pero bago ang lahat ng yan, syempre samahan niyo kami bukas para sa ating multi-platform eviction special. Merong pre-eviction show bukas, 6:30 p.m. po yan dito na sa PinoyBigBrother.com/livechat. Dire-diretso po yan sa ating live eviction night kung saan isa kina Camille, Zonia at Jimboy ang ating sasalubungan dito sa outside world. At finally, pagkatapos ng eviction, samahan niyo muli kami ni Robbie dahil makakausap namin yung 2-on-1 ang ating latest evicting. Grabe, ang daming kaganapan. Yes, of course! Yes, please! Please talaga dahil... Nako, you don't have to go anywhere tomorrow. Yes. Dahil kami na ang bahala sa mga sorpresa sa inyo. Kung sino-sino yan, malalaman nyo, maya-maya lamang. Pero, please do follow us sa ating official social media sites na nakita nyo over here. Yes, and... Sakto ah. Oo, makita nyo yung replay ng PV737 online mamaya sa Jimmy TV Channel 9, Sky Cable 12 Minute. And tomorrow, bigyan na namin pasabog. Ay, bukod sa banda, ay makakasama po natin ang JD! Yay! Ang ating PV team big winner na si James Reid kasama ang kanyang ka-love team na si Nadine Lucy. So lahat ng JD fans, tumuto kayo bukas 6:30 p.m. sa PinoyBigBrother.com/livechat. Grabe. Ayaw niyong ma-miss yan, I'm sure. At tulad ni James Reid, in 10 days, actually hindi 10 days pala, malalaman po natin ang Team Big 4. Sino-sino kaya? Sobrang excited na ako. Super exciting. Mabilis na lang yan! Kaya, yes! Guys, tumuto kayo, huwag na magpalampas na isang araw na hindi kami pinapanood at magkita-kita tayo bukas dito lang sa PV737 Online! Woohoo! Yeah!